So, ayan, good day. Welcome back to our channel. And if you're new, please do like and subscribe. Hit the notification bell para updated ka every time na may bago tayong mga upload. So, today pag-usapan natin si Pegaxi and magkano yung total earnings natin sa pagre-rent ng 4 na NFT dito sa game. So, yung renting is nasa floor price nila is currently nasa 37, pero since nag-dip yung PGX, so posibleng mag-tumaas to. So goods to si 37.5. So di kalugi nito. So yung total earning ko dito sa assets. So ayan, goods na yung rent natin. So paalam na kay NFT number 39513 Arizona Gas Rook. So I still have 48 minutes sa kanya, but I feel na max na siguro yung win niya. At paalam na rin kay NFT number 67665 si Baraka. So the same time, konti lang yung minutes na difference nila. So check natin yung profit. I earned a total of 1,332 PGX. I mean Vis, Luck Vis. So yan dito, kikita nyo yan. And meron tayong 202 na Vis, I mean PGX, sorry. So meron tayong 202 PGX na naka-hold, and meron tayong luck na reward na 1,332. And if we convert it, so refresh muna natin para mas accurate. So yan, 1,332. So meron tayong total of 9,000 pesos sa ating gross income. Okay, so check natin kung tama. So ayan, yung computation is nasa 9,204. Kung yung value is nasa 6.9 tayo it magte-trade. So nasa 9,204 pesos yung gross natin. So nag-invest tayo 6,000, nag-net tayo ng 3,000 pesos. So yun yung ano. And pag-usapan natin yung win rate ng mga kabayo natin. So ito si Baraka, binigyan niya ako ng 4 na silver, isang bronze, and luckily I have earned at least 2 gold sa kanya. Now ito naman, ito yung si Baraka. Ito solid 23% win rate. Pero yung win rate kasi hindi mo pwedeng panghawakan yan, kasi check mo dito sa racing history, dapat panay 105 yung makikita mo. Kasi pag merong 44 lang and 26, panay 26 and 44 yung makikita mo, talagang yan yung ibibigay niya. Though ang win rate niya is malaki, pero yung rewards na ibibigay niya maliit. So hindi mo pa rin pwedeng panghawakan yung win rate, kasi pwedeng bigyan ka niya ng mababang reward. So make sure na check nyo yung racing history, check nyo kung maraming 105 or first placer gold yung pega na to. So far binigyan niya ako ng 2 golds and 4 silver. So napaka solid yung rent natin kay Baraka. Now dito naman tayo kay Arisu. So si Arisu na rent ko siya sa 38 ata. So yan, 38 PGX. Yung total cost ko sa kanya is 1,520, pero mas nag-profit tayo kay Baraka kasi 1,500 lang yung pinasok natin na pera, and nag-gross tayo ng 2,846 sa kanya. So kung i-change natin yung value ngayon, try natin i-change para mas maging accurate. 6.78, so para mas maging accurate. So ayan,
dito nag total net natin 28 lang pala kung ganitong value natin iti-trade, pero iti-trade ko siya mas mataas siguro, kung sa 6.90 or 7 pesos ko siya iti-trade. At kung bumagsak siya sa 6.50, trade na ako doon sa 6.50. yun yung pinaka-lowest na movement ng token na ano ko. Pag bumagsak siya doon, so TP na tayo doon. Huwag na nating antayin na ano. Kung tumaas, at least nakaset, nakafollow tayo sa plan natin na mag take profit sa value na lowest value 6.50 and highest value 6.90 or 7 pesos. Basta pag kumagat sa 6.50 to, trade na ta, magte-trade na ako. Kahit tumaas pa yan. Since parang ano, play safe na baka kasi bumagsak pa ng todo and matagal siya mag-pump, so mas maganda trade na tayo nun. Anyways, balik tayo dito. So change natin sa 6.78 based dito sa vigorous na CoinGecko value. So nag-adjust yung net natin kanina, 3k to, so naging 2.8 na lang. So bumagsak yung mga earnings natin, pero yun, babagsak yung earnings mo kasi gumalaw yung vigorous. Pag tumaas to, pag naging 6.90 yan, tataas din yung reward. So dito, solid si again si Baraka. So balik na tayo kay Arisu sa second NFT na rin natin. So yung win rate niya is 21.62 and yung difference nila is 40 pesos lang, no, pero mas malaki yung binigay sa akin ni Baraka. So may difference nila is nasa 900 ata or 850 plus yung na profit ni Baraka. Mas profit ako kay nag-profit ako kay Baraka kasi binigyan niya ako ng extra 850. Si Arisu naman is nagbigay siya na sa akin ng 317 pesos. Still profit is a profit. So goods pa rin 'yan. Pinaka medyo ano, olats natin si ano, itong second NFT na narent natin. Break even lang totally, pero may 77 pesos akong na-earn. So still positive pa naman 'yan. So again, profit is profit. Take natin 'yan. So aiming to that. So ito yung total earnings natin. And kumita tayo in 5 days. Meron tayong 2.8 na generate. Pero dito tayo nalugi sa ano eh. Medyo lugi tayo sa holdings na PGX eh. So sana bumalik siya sa 40 ano. So nag-dip siya kasi, nag-dip siya. So kung mag 41 or 43. So it, probably ito yung ano niya, mga value or yung parang tawag nito, yung parang floor price ni PGX ngayon, si ano, 38 pesos or 39. So pag na-break niya yan, hindi natin alam, baka mag dip pa ulit yan. Pero kung magpa-pump na to, babalik na dito sa 43 yan or 41. So support and resistance, so nasa dito sa 38 yung or 39 yung support. Actually nabasag na nga eh. At yung resistance niya is nasa 40 pesos. So dyan yung ano, yung price ng PGX nga naglalaro sa 39 to 40. So 1 peso yung difference. So anyways, goods pa naman si PGX. Malaki yung demand niya, malaki yung potential na magpump, kaya naghold tayo ng 200 plus. Kung alam ko lang na magdi-dip, dapat bumili na ako ng ano eh. I mean, nag-rent pa ako ng isa eh. Sayang eh, hindi ako nakapag-rent. And di ko na maximize yung time. Also nga pala dito, sorry talaga sa mga ano no. Sorry sa wrong information, kasi nung time na nag-start ako dito, 5 days yung lock period niya. Gulat ako bakit 5 days, baka nag-update. Yun pala, 15 days talaga yung lock period nito. After matapos nitong lock period ko, ito, countdown,
Pag naubos 'yan, babalik sa 15 days 'to. Okay? Sorry talaga sa ano, sa mga unang nakapanood. At nabigyan ko kayo ng wrong information. So dito 15 days daw talaga yung lock period. Siguro kasi napakatagal na nitong wallet na ginamit ko dito. Kasi nung nag-create ako ng Pegaxi account, yung price ni Pega dati is nasa 10,000 pa lang per dito. 10,000 pesos pa lang to eh, per NFT. Now ngayon nasa 60 plus na yung ano niya, value na pinaka lowest ano. So medyo matagal na rin pala tong wallet ko. So siguro the moment na nag-create ako ng account and nag-connect ako ng wallet, dun tumakbo yung countdown ng claimable ko na lock na vis. So since nung unang laro ko dito sa rental is 5 days, so I assume na nag-update sila. Yun pala, mali yung assumption ko kasi 15 days pala talaga yung lock period nito. Okay. So advice ko sa mga magre-rent, mas maganda siguro na mag-start kayo ng renting or mag-start kayo maglaro sa game using renting kapag 5 days na lang yung remaining lock period ng time nyo dito sa lock vis dito yan. Okay? Bakit 5 days yung advice ko? Kasi posible kasing gumalaw to si Vigorous pag 15 days yung ano, 15 days naka-lock yung rewards mo sa game. Now, ang pwede mong gawin siguro, hindi ko lang alam kung pwede mag multi-account dito, ano, no. Pero kung pwede mag multi-account, pwede mong gawin, gumawa ka ng isang wallet, at kung gusto mo na marami yung rent mo, sabihin natin 9 pega in one day, so pwede. Or sabihin natin 3 pega per day, pwede rin. Kung maramihan yung gusto mo, pwede kang gumawa siguro ng account dito. Hindi lang ako sure ah, pero kung bawal, wag nyo na lang ano, magtanong na lang kayo sa Discord. Pero kung pwede, pwede naman siguro. Pero hindi talaga ako sure ah. So, wag niyo lang muna gawin. Do your own research na rin. But still, isang account is 3 pega renting yung pwede mong ma-rent. So, kung makapag-rent ka na, ayan, nag-correction na yung price. Oh, nawala na yung mga 30 below. So, dapat pala kinagat ko na yung ano. Kaso kasi pag nag-rent ako ngayon, mapipending yung rewards niya. Mapipende yung rewards ng pega ko. So baka yung wins na ibibigay niya is nasa dulo ng energy na race or last minute race yung rewards. Baka sa last minute race ko na makuha yung mga wins ko. So posibleng mapunta sa luck vis yung rewards ko dito sa kung magre-rent ako ngayon. Okay. So, hindi na lang ako nag-rent. Nag-stop na ako sa 4 pega. And yung next na rent ko siguro, ang gagawin ko is antay ulit ako na mag 5 days yung cooldown nito. So, chill muna ako for 10 days dito sa pagre-rent. And pag nakapag rent na tayo, pag naging 5 days na to, resume ako sa renting. So I am hoping na mag-profit ulit tayo ng worth 2,000 plus sa 5 days. So posible sa 1 month meron tayong 5,000 since 30 days yung 1 month. So posible sa 1 month meron tayong ma-earn na same value nitong na-earn natin. Pero siguro ano gagawin ko, magdadagdag ako, hindi na ako mag-steady sa 4,
gagawin ko dito sa yung na net natin is siguro itatalpak din natin dito para maging anim na yung horse na ma-rent natin instead na 4. Kasi pag nag-stick lang ako sa 4, repeating process lang yung mangyayari. So hindi, though makikip ko tong 2,800 or 3,000 pag nag-pump yung BIS token. Though makikip ko siya sa WAAP, pitaka ko talaga sa bulsa ko. Pero yung reward naman na posibleng ma-earn ko is steady lang. So wala siyang hindi siya tutubo. Hindi siya tutubo. What I mean, so dapat magdagdag ako ng dalawa para mas maging para mas lumaki yung net natin. Tapos yung net natin ulit sa next na race, I mean next na month is idadagdag ulit natin dito. So from 2, siguro kung 2,28 yung makukuha natin, so makapagdagdag tayo ng dalawa. Sa next month naman nito, after ito, 1 month to, makadagdag tayo ng dalawa, so 6. Sa next na month niyan, so since 6 tayo nagano, baka pwede baka makapagdagdag tayo ng 4 na niyan. So from 6 magiging 8. I mean dagdag ng 4, dagdag ng 2 ulit. So magiging 8 na yung ano natin sa next month. So patagal ng panahon, parami ng parami yung narerent natin. So patubo ng patubo din yung ano, yung naninet natin. So kung di ka naman pwede, di naman ma di naman tayo mag-worry kasi yung net natin is nandyan lang naman siya sa game. So hindi naman siya mawawala. In fact, tutubo pa nga, tumubo pa nga kasi nag-maximize tayo ng NFT rents. So possibly hanggang sa ma-max natin to, hanggang dito, hanggang mapuno natin yung spreadsheet natin and may mga input dito lahat. So i-delete ko to yung mga naka-record dito kapag na kapag claim na ako and magre-reset ako. Chill tayo for 10 days and balikan ko kayo pag naging 5 days na lang yung lock base natin. So ayan, hanggang dito na lang. So sa discount din naman sa pag-rent, huwag kayong mag-rent again. Meron naman dyan sa mga previous video natin. So huwag kayong mag-rent kung masyadong mataas yung PGX na rental fee dito. So mag-set ka lang na ano. So kung ito yung floor, siguro sa page ano ka lang hanggang page 2. Profitable pa yung page 2, pero posibleng mag-break even ka lang dito eh. Worst case scenario, matalo ka pa kung mag-dip yung token. So itong 70, medyo 65 lugi ka na niyan sa pricing ng PGX ngayon. Medyo lugi ka na nun. So talagang hindi na siya nag-recover, no? So yan. And yung kunin nyo, mas maganda 23 yung win rate, gagaya nito. And pag pumasa yung 23 na win rate, check nyo yung history. Silipin nyo kung ilan yung 105 niya or first place, kasi kagaya nito, ayan o, panay win pero 44 or second place or silver and bronze lang yung panalo niya, and meron siyang isa, at least may isa. So make sure at least yung pag-scroll nyo, maraming 105 yung napuproduce nitong horse na to. So yun, ang dami 105 nito. So may chance tong magbigay sa'yo ng at least 2 gold. Ayun, 105 ulit to. 205. Yun o. So posibleng magbigay sa'yo ng 2 gold to. Pero sa value ngayon, medyo lugi. Lugi ka sa price nito. Hindi siya profitable. 44 PGX. Compute nga natin.
So yung PGX is 38 and yung rewards is ito. So compute natin dito ah. Yung rental fee 44, tama. Okay. So yung energy niya is 1. At yung win rate is 23.86. Yung this naman is 6.73. So wag na natin i-change since medyo magkaparehas lang naman. So yun, ito yung need mong ma win or ma panalunan. So kailangan mayroon kang isang gold, isang silver at dalawang ilang wins mo to. So 5 wins yung kaya niyang ibigay sa iyo. So kailangan mong manalo ng isang gold, isang silver. Panalo ka nun, profit ka, plus hindi negative yung result mo. So need mong manalo ng isang gold, isang silver, tatlong bronze. Okay, so may 166 ka na nun. So kung swerte naman, isang gold, dalawang silver, may 288 ka. Again, profit is a profit. At kunin nyo yan ng maluwag sa open hand or i-grab nyo talaga yan, i-hug nyo yung profit nyo kasi kumita ka ng naglalaro lang. So dito 166, 288. So hindi natin, walang record dito na dalawang gold ano. So kung may dalawang gold ka nyan, so dito try natin, compute natin dito ha. So rental fee, so 2,100 yung cost ng rental. And kano yung PGX nito? 44, tama ba? Ay ito pala, saan ba ako nakatingin? Ay, dito pala. Dito ba yun? Ay, hindi. 25 to eh. Parang dito ata yung record niya eh. So, 5 wins. Ito nga, 44. So, 17. Sorry. So, okay. 44. At 17 yung costing niya sa... $1,700.09 based sa record spreadsheet natin. So kung may dalawang gold ka, tapos since 5 wins yung kayang i-produce nito, so sabihin natin isang silver, tapos the rest is bronze, so meron kang ma-earn na, uy ba't hindi nag-total to? Okay, wala siyang ano. Sige, dito na lang. Lipat natin dito. So, 44, 2, 1, 1. Tapos, 1, 7, 0, 9. Tapos, yung earnings is 6.78. Ah, dito siguro. Hindi siguro. Hindi ko pa nalagyan. Kaya negative. Actually, wala eh. Wala din formula pala to. So, dito na lang. Dito tayo tumingin. 44, 2 bronze, 1 silver, 1 gold. Total na earn niya, 201. Yung investment mo is 1,709. Kumita ka ba dito sa pega na to? Medyo lugi, ano? So, 38 yung value ng vis. Tama. 17, so 44. So lugi ka, no? Talo ka dito. Talo ka dito sa NFT na to. Though yung win rate niya is malaki. Kung bigyan kanya ng isang win na gold. Ay, dalawa dapat pala. Sorry. Kung dalawang gold, ayun, profit. Net ka dito ng 365. So dapat may dalawang goods na i-rent to, guys. Sa value ng PGX ngayon, goods na i-rent to kasi
posibleng bigyan ka niya ng 2 gold, pero dapat ma-meet niya yung 2 gold. Pero pag ganyan, 1 gold, 2 silver, magkano yung earnings mo? Break even ka lang. So dapat maka 2 gold talaga to. Goods na i-rent din pala to. Pero malaki yung chance na mag-break even ka lang diyan. Pagdasal nung bigyan ka ng 3 gold niyan, kasi pag binigyan ka ng 3 gold niyan, tignan mo. 700 din, no? Ayan, no? May 3 gold, 700. Kahit mag-bronze ka, after ng gold, mag-bronze ka ng 2 golds na yan, 700 pa rin yung earnings mo. Pero kung 1 gold, 2 silver, break even ka, lugi ka ng 47 pesos. So, pinaka worst case scenario, 1 gold, 1 silver, 3 bronze, lugi ka ng 169. So, yan yung mga odds dito sa pagre-rentang Pega. So, kailangan may ano computation talaga before you rent dito sa Pega. Kasi hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng mag-rent dito na ano, yung talagang trip mo lang i-rent, kasi talagang matatalo ka, talo ka palagi. Kaya yung iba may nagre-rent dito na pabigla-bigla. Kasi malaki daw yung win rate, ganyan. Pero hindi nila alam na talo sila sa energy pa lang talo ka na eh. Pero pag malaki yung energy nito, no? Sabihin mo na ito, yung chinecheck natin ngayon. Sabihin mo may 25 energy yan, panalo ka na yan. Tignan nyo. Mag-change to dito. From negative magiging positive yan. Yan, no? 1,000 yung panalo. Kasi meron kang 11 wins. Pero walang ganyan na ano eh. Problema kasi walang ganyan na nagpaparent na 44 lang yung ano niyan. Mostly nasa, kung 25 energy, nasa naglalaro sa 100 PGX na yan eh. So yan, lugi ka, di ba? So, yan, ganito yung ano. Yung sa akin naman, diskarte ko dito. Yung goal ko lang, mag-break even lang talaga. Kasi pag naswertihan dito, nabigyan ka ng 3 gold, 2 gold, dun ka mananalo. Kasi magpa-profit ka talaga nun. Kasi binigyan ka ng 2 gold ng horse mo. At kung bigyan ka man niya ng 1 silver, goods na goods pa rin yan. Kung 2, napaka-goods niyan kasi napaka-panalo mo na yun. Pinaka-magandang result ng pagre-rent mo sa Pega. 2 gold, 2 silver. Okay? So, dito kasi kulang yung ano, kulang pa tong, ano, dapat merong 1 gold. I mean, 2 gold, 1 silver. Tapos, dito, 2 gold, 2 silver. Kulang pa to kasi. So, di na inano ni boss, di nagyan niya dito kasi para hindi kayo masaktan. Hindi kayo mag-expect na mamimit niyo yan. Kaya nga worst case possible scenario to eh, na pwedeng ano mangyari sa pagre-rent niyo dito. So, dun tayo sa pinakamaliit tumingin kasi yun yung talagang pwedeng mangyari sa ano mo, pagre-rent mo dito sa game. Ganyan naman talaga yung NFT. So, okay. So, hanggang dito na lang. Peace and out. Like and subscribe. Chill.